Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mo. Sa ngalan ng Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumiyo rin. Mga kapatid, nagaganap ang milagro ayon sa ating pananampalataya. Manalig ka, tanging ang Diyos at ang makatutugon sa lahat ng iyong pangangailangan. Sa mga pagkakataong tayo nawala ng pag-asa, sa mga pagkakataong tayo nalayo, nawalay sa Diyos, magbalik tayo kay Jesus, may pusong nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos, at sa iyong mga kapatid na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa Malabiring Maria, sa lahat ng mga anghel at mabanal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y ipinalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pakundangan sa pagpapakumbaba ng anak mong masunurin, ibangon mo sa pagkadapa ang sangkatauhang masuwain. Ipagkaloob mo sa amin ang banal na kagalakan upang kaming sinagip mo sa kalipinan. Ay magkamit ng iyong ligayang walang katapusan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Oseas. Ito ang sinasabi ng Panginoon, "Masdan mo, siya'y muli kong susuyuin, dadalhin ko siya sa ilang, kakausapin ng buong giliw.
at tutugon naman siya. Tulad noong panahon ng kanyang kabataan, nang siya'y kunin ko sa lupain ng Ehipto. At sa araw na yaon, ang itatawag mo sa akin ay aking asawa at hindi na aking baal. Ikaw ay magiging aking asawa magpakailanman, Israel. Mabubuklod tayo sa katuwiran at katarungan, sa matibay na pagmamahalan at sa kaawaan. Ikaw ay magiging tapat kong asawa at makikilala mo ako, ang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tugon, pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Pupurihin ko't pasasalamatan ang Diyos araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Dakila ang poon at karapat-dapat na siya ay purihin. Ang kadakilaan niya ay mahirap nating unawain. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya ay nahabag. Sa alinmang lahi, ang iyong ginawa ay papupurihan. Ihahayag nila ang mga gawa mong makapangyarihan. Ang karangalan mo at pagkadakilay ipamamalita, at isasaysay ko ang mga gawa mo na kahanga-hanga. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahabag. Ang mga gawa mong makapangyarihay ipamamalita. Sa lahat ng dako, aking sasabihin ikaw ay dakila. Iyahayag nila ang lahat ng iyong mga kabutihan. Aawitan nila ang kabutihan mo't iyong kabaitan. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahabag. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahon yun, samantalang nagsasalita si Jesus, may dumating na isang pinuno ng mga Hudyo. Lumuhod ito sa harapan niya't ang sabi, kamamatay lang po ng aking anak na babae. Ngunit sumama lamang kayo sa akin at ipatong ang inyong kamay sa kanya, mabubuhay siya. Tumindig si Jesus at sumama sa kanya. Gayun din ang kanyang mga alagad. Sumunod din ang isang babaeng may 12 taon ng dinudugo. Lumapit ito sa likuran ni Jesus at hinipo ang laylayan ng kanyang damit, sapagkat sinabi niya sa sarili, mahipo ko lamang ang kanyang damit, gagaling na ako. Bumaling si Jesus at pagkakita sa kanya, sinabi, anak, lakasan mo ang iyong loob. Pinagaling ka ng iyong pananalig. Noon din, gumaling ang babae. Nang dumating si Jesus sa bahay ng pinuno, nakita niya ang manunugtog ng plauta at ang maraming taong nagkakaingay. Sinabi niya, magsilabas kayo, hindi patay ang bata, natutulog lang. At siya'y pinagtawanan nila. Ngunit nang mapalabas na ang mga tao, pumasok siya. Hinawakan sa kamay ang bata
at ito'y nagbangon. At ang balita tungkol sa pangyayaring ito ay kumalat sa buong lupaing iyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Lunes sa 14th na linggo sa karaniwang panahon. Magandang umaga, mga kapanalig. Good morning po. Napansin mo, ang dami mo nang napagdaanan, ang dami mo nang napagtagumpayan. May mga malalaking pagsubok, problema na dumating sa buhay mo, hinarap mo. Walang nangyari. Nagdasal ka. Parang walang nangyari. Nagdasal ka ulit. Tapos, in God's perfect timing, nasurpresa ka, nagulat ka, dumating yung biyaya. Naganap ang milagro. At yung akala mo imposible, naging posible. Dahil hindi ka tumigil, hindi ka sumuko, patuloy kang nanalig sa Diyos. Kapatid, ano ba ang pwedeng mangyari sa'yo para tumigil na abutin ang iyong mga pangarap sa buhay? Dapat ay wala. Hanggang humihinga. Hanggang kayang magdasal. Kasi minsan baka hindi na kayang lumuhod. Minsan baka hindi na kayang bumangon. Pero kung hanggang kayang magdasal, hindi titigil eh. Patuloy na aabutin ang mga pangarap. Kasi tayo po mga kapanalig, di ba pag nangarap tayo, hindi naman para sa sarili lamang, bagos para sa minamahal. At yan po yung mga narinig po natin sa Ebanghelyo. Dalawang may matinding pananampalataya. Sinabi ko sa inyo kanina, ang pananampalataya ang siyang nagiging dahilan upang maganap ang milagro. Kapag walang pananampalataya, walang milagro. At kahit may milagro, kung wala kang pananampalataya, hindi mo makikita. Magdududa ka. Kaya nga po, si Jesus, nung umuwi sa kanilang sariling bayan, sa Nazareth, gustong-gusto niyang gumawa ng milagro. Pero walang naganap na milagro. Dahil hindi sila sumampalataya. At dito po sa Ebanghelyo na narinig natin, naganap ang milagro. Naganap ang bagay na imposible. Una po, lumapit yung tatay kay Jesus. At anong sabi ng tatay? Namatay na. Kamamatay lang. Patay na ang aking anak na babae. Pinahayag niya yung pananampalataya niya. Ano yung pananampalataya? Mahipo niyo lamang po. May patong niyo ang inyong kamay sa aking anak kahit patay na. Mabubuhay ang aking anak. Mahipo lamang ni Jesus. Ang bata, mabubuhay yung bata. Yun yung pananampalataya na pinanghahawakan nung tatay na ito. Yung ikalawang istorya po, yung babaeng dinurugo, nagpahayag din ng pananampalataya, mahipo ko lamang ang kanyang damit, ang laylayan ng kanyang damit. Ako ay gagaling. Kapanalig, ano ba yung pinananampalatayanan mo? Ano ba yung pananampalataya na kaya mong ipahayag ngayon? Kaya mo bang sabihin, magdasal ako, diringgin ng Diyos ang aking panalangin. Patuloy lamang ako sa pagsunod sa Diyos, hindi niya ako ipapahiya. Magsisimba pa rin ako. Magro-rosaryo pa rin ako. Gagawin ko pa rin yung mabuti. Hindi ako titigil, hindi ako susuko. Ano ba yung pananampalataya na pwede mo ipahayag? Panginoon, hindi ako titigil. Basta alam ko kasama kita. Hindi mo ako ipapahiya. Kasi yung mga pananampalataya na ito, ito yung nagbukas dito sa dalawang tao upang maganap ang imposible. Imposibleng bumuhay ng patay. At parang imposible na gumaling yung babae, 12 years, dinurugo.
Pag tayo nagkasakit, ang gusto natin, gumaling agad. Sakit sa paa, sakit sa ulo, gusto natin gumaling agad. Kasi hanggang may sakit tayo, hindi normal yung buhay. Hindi ka makapagla, hindi ka makapagtrabaho, hindi ka makapag-aral, hindi ka makapag-review. Ang daming beses, ang daming bagay, hindi mo magawa kasi may sakit. Gaano katagal na yung sakit na tinitiis mo? Kasi itong babae sa Ebanghelyo, 12 years na may sakit, pero hindi sumuko. At ayon sa ibang version, mayaman yung babae na ito. Naubos na ang ganyang ari-arian. Hindi tumitigil, hindi sumusuko kasi gusto niyang gumaling. Alam niyo po yung tatay na ito na humihiling ng kagalingan para sa kanyang anak. Ang dami rin balakid. Malayo yung lugar. At yung mga tao, di ba? Ang sabi, patay na yung anak mo. Ano pa ba yan? Ba't ginagambala mo pa ang guro? At nung sinabi ni Jesus na hindi siya patay at natutulog lamang, pinagtawanan. Pero hindi nakinig doon sa mga negatibo na sinasabi ng mga tao sa kanyang paligid. Nagpatuloy sila. Kasi may pananampalataya. Huwag kang mawawalan ng pananampalataya. At ang pananampalataya ay yung po bang wala kang ibang inaasahan kundi ang Diyos. At madalas nangyayari ang pananampalataya when we become desperate. Masasabi natin yung dalawang tauhan sa ating Ebanghelyo, these are desperate people. Ano ba yung desperate? Yung bang wala na. Wala nang ibang magagawa, pero merong isa pa. That is desperation. Merong isa pa. Yung walang pag-asa, wala na talagang magagawa. Pero kapag desperate ka, wala nang ibang magagawa, pero merong isa. Isa lang. At wala nang iba. Isa lang. Can you be desperate for God? Yung bang walang plan B? Walang plan C? Yung bang kapag hindi pumwede ito, dito ko pupunta. Pag hindi pumwede ito, ito yung gagawin ko. Walang ganun. Isa lang ang pupuntahan. Isa lang ang gagawin. Isa lang ang aasahan. Kasi isa lang ang makapagpapagaling. Isa lang ang makatutugon sa iyong panalangin. Isa lamang ang makagagawa ng milagro sa buhay. Desperation, ayaw natin nun. But desperation is a good place to be. Because desperate people do desperate things. Sabihin natin mapupwersa. Mapupwersa tayong gumawa ng bagay na hindi natin ginagawa dati. Dati hindi ka nag-iipon. Tutulog lang sa cellphone. Pero ngayon, nakita mo eh. Kailangan magtrabaho. Kailangan magsumikap. Kailangan mag-ipon. May pinag-aaral ka, may mga bayarin, o kaya baka may sakit na ospital ang mahal sa buhay. Desperate. May bagay kang gagawin na dati hindi mo naman ginagawa. May gulo sa pamilya. Dati wala ka naman pakialam. Pero ngayon ikaw yung nauna na gumawa ng paraan para humingi ng tawad. Hindi mo ginagawa dati yon. Pero ngayon, nakikita mo, ang laki ng gulo eh. Nag-aaway-aaway. Ang lumalalim yung sugat. Tumitindi yung tampuhan, yung galit. Kailangan merong mauna. Desperate ka na. Kaya ikaw yung unang humingi ng tawad. Dati, tinanong ko po kayo, sino yung unang humihingi ng tawad? Yung matanda ba o yung bata? Yung mayaman ba o yung mahirap? Sino ba ang unang hihingi ng tawad? Yung nag-aral ba? Yung hindi nag-aral? At ano yung sagot po natin? Ang unang humihingi ng tawad, wala sa edad yan, wala rin sa kayamanan yan, wala rin sa posisyon yan. Ang unang humihingi ng tawad ay yung mature, yung may pinagkatandaan.
Minsan yung matanda, may pinagkatandaan, siya hihingi ng tawad. Pero minsan, baka yung bata. Kasi wala na siyang pakialam sa pride niya. Ang nakikita na lang niya yung mahalaga. Ano yung mahalaga? Magkaayos, magkabati. Yan yung may pinagkatandaan. Hindi mo ginagawa dati yon. Pero napwersa ka. Kasi bigla kang nag-mature. Dahil dun sa malaking problema. Dahil dun sa matinding pinagdaraanan na ang tagal-tagal, parang walang solusyon. You became desperate. At yung desperation na yon, yun yung nagbukas sa iyo para maganap yung milagro ng Diyos. Kapanalig, ano, may pinagagawa si Lord sa iyo. Pasensya na. Talagang makararanas ka na para bagang you will become desperate. Pero again, hindi iyan parusa. Hindi ka pinapahirapan ni Lord. Gusto lang ni Lord mapunta ka dun sa lugar, dun sa position, dun sa sitwasyon na kung saan wala ka ng ibang lalapitan kundi ang Diyos lamang. Wala ka ng ibang magagawa kundi ang magdasal. Wala ka ng ibang pwedeng asahan kundi ang milagro na dulot lamang ng Panginoon. And it's okay to be desperate for God. Kasi dun talaga lumalalim ng sobra ang ating pananampalataya. Tandaan mo, kapanalig, ang milagro ay nakadepende sa iyong pananampalataya. Kung kaya't sinabi ni Jesus doon sa babae, hindi ba? Lakasan mo ang iyong loob. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. At ito rin ang sinasabi sa atin ni Jesus. Lakasan mo loob mo. Isang simba pa, isang luhod pa, isang apply pa ulit, isang pagpapakumbaba, isang iyak pa, isang panaghoy pa, kang susuko. Di ka naman nag-iisa. Kasama mo ang Diyos. At sa malalim mong pananampalataya, magugulat ka. Magaganap ang isang dakilang milagro. Tanging ang Diyos ang makapagbibigay. Amen. Hindi ninais ng Diyos ang kamatayan. Nilikha niya tayo para sa buhay. Ngunit minsan mas pinipili natin ang kamatayan sa bawat pagkakasala natin. Si Kristong tagapagligtas ang nagbabalik sa atin sa buhay at lumalapit tayo sa Ama sa pamamagitan niya. Ating tutugon, Ama ng buhay, pakinggan mo kami. Ama ng buhay, pakinggan mo kami. Ang simbahan naway maging tanda ng gawaing mapagpagaling ni Kristo sa pamamagitan ng pagmamalasakit sa mga may karamdaman sa katawan, isip at diwa, manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng buhay, pakinggan mo kami. Ang mga doktor at mga nurse at yung mga nag-aalaga ng mga may sakit naway magpakita ng habag at kahinahunan ni Kristo sa pag-aaruga sa mga maliliit nating mga kapatid. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng buhay, pakinggan mo kami. Ang mga taong nagdurusa sa kahirapan naway lumapit kay Jesus na naging hamak para sa atin. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng buhay, pakinggan mo kami. Ang mga pusong wasak naway mapaghilom natin sa pamamagitan ng ating mabubuting gawa at salitang nagdudulot ng kasiyahan.
Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng buhay, pakinggan mo kami. Ang mga namayapa, naway masiyahan sa makinang nabukang liwayway ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng buhay, pakinggan mo kami. Diyos Ama, patuloy mo kaming hilumin sa lahat ng masasama at hayaan mong ang iyong kabutihan ang magliwanag sa amin sa pamagitan ng kapangyarihan ni Yesu Kristo, aming Panginoon. Amen. Ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin awa ng Panginoon itong pagayin sa iyong mga amay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapirbangan at sa buong sabay ng banal. Ama naming lumikha, ang paghahay namin sa iyong ngalan ay siya nawang sa amin dumalisay upang ito ay maging pagganap araw-araw ng aming paglipat sa buhay sa kalangitan sa pamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay na marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahang loob ang tayo nilikha mo't pinangangasiwa sa sansinukob. Sangad mong siya'y wastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pag-giliw, yung pinintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ikaw ang bukal ng Tanang Kabanalan. Kahit sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito pambara sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesu Kristo
Bago niya pinagtisan kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan ka niya. Pinaghati-hati iyon, niabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo. Ganyan din naman ang matapos ang ampunan. Hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Niabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Ginagawa ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay, ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sumasamo kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin kami sa pag-ibig. Kay San Francisco, aming Santo Papa, na Honesto, aming Obispo at ng Tanang Kaparean, alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, ina ng Diyos, kanyang kabiyak ng puso sa Jose, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, O Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Jesus, tumawag tayo sa ating Ama na nasa langit. Sa amin.
Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, ligtas sa kasalanan at tilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyong kaharian at kapanyarihan at ang kapurian magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Aking kapayapaan binibigay ko sa inyo tunghayan mo ang aming pananampalataya. Huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisahin sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigay ng kapayapaan. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na giniginiw, naririto si Kristo, ang Kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanging siya makagagawa ng milagro sa ating buhay. Tanggapin natin si Jesus sa banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa Malabire ng Carmelo. Santa Maria, Malabire ng Bundok ng Carmelo, nagpakita ka kay San Simon's Stock upang gabayan kami sa aming paglalakbay sa lupa at bigyan ng pag-asa sa aming buhay, lalo na sa oras ng paghihirap at tiisin. Iniaandog namin sa iyo ang aming sarili at kalooban. Pagpalain mo at gabayan ang aming mahal sa buhay, pamilya at bayan. Itinataas namin sa iyong pamamagitan ang aming saya at kalungkutan, tagumpay at kabiguan, kasaganaan at kahirapan, kalusugan at karamdaman. Maialay nawa ito sa iyong anak na si Jesus upang magkamit para sa amin ng mga pagpapala. Isinasamo namin, o katamis-tamisang ina, na lagi mo kaming samahan. Huwag mo aming iiwan at pababayaan, lalo na sa panahon ng pagsubok at kapigatian. Sandali ng aming kamatayan, pangunahan mo kami sa iyong anak na si Jesus na aming Panginoon at kaligtasan. Amen. Mahal na Bire ng Carmelo, ipanalangin mo kami.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang, ay loobin mong laging lumingon sa pinanggalingan ng tinanggap namin ngayon para pagsaluhan. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Umasa sa Diyos lamang, Siya lamang ang makatutugon sa lahat ng ating pangangailangan. Sumayin niyo ang Panginoon. Sumayin niyo rin. At pagpalain kayo, ingatan kayo, pagalingin kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Naihain ang banal na misa, humayo kayo sa kapayapaan, ibinabahagi ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Panalig bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Jesucristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo manikluod at sumamba sa Panginoong Jesucristo sa kabanal banala na sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan, lalo tigit ang ating mga may sakit at mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayun din, panalangin natin ang mga nanghihina sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba, at ang mga nawawala na ng pag-asa at lakas ng loob. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magbadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapar nung una, ngayon at magpasalanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama,
na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo maipagkasundo sa kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihan ang Panginoong sa Kristo ang kordero ng Diyos na nag-alay ng kanyang katawan at dugo binang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal, na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, pinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang loob ang iyong mga lingkod na may sakit at may karamdaman. Ang mga nababalis at nawawala ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, ang mga may matinding problema at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan, pagalingin at iliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman, ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng loob upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Yesu Kristong aming Panginoon. Amen. Pangwakas sa panalangin, Panginoon, nagsusumamo kami, dalawin ang tahanan na ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Manahanawa rito ang iyong mga anghel na banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaminawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Yesu Kristo na aming Panginoon. Amen. Gawaran tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng loob at mapayapang buhay. Amen. Tantum ergo sacramentum.
Adem de cielo prestis tiais. Omne delactamentum in se abetem. Oremus. Deus qui nobis sub sacramentum mirabili, passionis tui memoriam reliquisti, tribueque sumus. Ita nos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tui fructum in nobis iutas ensiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Banal na pagpupuri, purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang Kanyang banal na pangalan. Purihin Kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang Kanyang kabanal-banalang puso. Purihin Kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang Kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin Kanyang kabanal-banalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aaliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aaliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalinis dinisang paglilihi sa Kanya. Purihin Kanyang kalinis dinisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang Kanyang maluwalhating pag-akyat sa langit. Purihin Kanyang maluwalhating pag-akyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si Jose, Kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin si Jose, Kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa Kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa Kanyang mga anghel at mga santo. Nazareno, inulwalhati ka tayo.
Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sa gisan ng San nuestro Padre Jesús Nazareno, inaramal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inulwalhati ka namin.